heaven and on earth has been given to me. Therefore, go and make disciples of all nations, and surely I am with you always to the very end of the age. We are called to be takers of the city. We are called to be takers of the city. We are CBC, takers of the city. We are CBC, takers of the city. Isang pinagpalang gabi po ang atin pong ipinaparating sa lahat ng kapatiran natin na nasa iba't ibang panig po ng kapuluan. At ngayon po ay tinatawag natin na Holy Thursday or Mandatum Thursday. At ngayon pong gabi, tayo ay magkakapiling na naman spiritually. Although online lang itong ating fellowship, pero ito po ay ginagamit ng ating Panginoon para magka-connect-connect pa rin tayo spiritually. At alam ko na go-glorify ang Panginoon sa ating ginagawa sapagkat hindi naman tayo nagtitipon na walang kabuluhan. Hindi po natin dito pinag-uusapan ang politika, although kung minsan nagagamit natin ang politika bilang mga illustration. Pero ang punto pa din ay maunawaan natin ang salita ng Diyos bilang ultimate purpose ng bawat isa sa atin. So, kung minsan napag-uusapan natin ang politika, minsan naman ay mga movies, minsan ay mga kwento sa na nangyayari sa atin, sa inyo, sa church natin, pero ultimately ang purpose ay maging tungtungan sila para lalo nating maintindihan po ang salita po ng Panginoon. So, welcome ho sa gabing ito, sa another round ng atin pong Bible preaching. At welcome po sa ating mga guests. In case meron po tayo mga first-timers, ay magandang gabi po sa inyong lahat. At nawa po, ang bawat guest natin ay maintindihan po nila yung purpose ng Panginoon at sana
ay katulad natin na nagkaroon po ng enlightenment, ay ganun din ang mangyari sa ating mga guests for tonight para pakita nila at maranasan po nila yung naranasan natin sa ating Panginoong Jesus. Okay po, so tayo muna ay manalangin mga kapatid sa ating Panginoon at ilapit natin sa Lord ang ating gawain for tonight. Panginoon Diyos, sinasamba ka namin sa gabing ito, dinadakila, pinupuri, kinikilala ka namin, sinasamba, at kayo po ang aming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Panginoon, sa gabing ito, hugasan niyo po kami sa aming mga kasalanan, tawarin niyo po kami sa aming mga pagkukulang. At Panginoon, dalangin ko po ang mga may sakit na mga kapatira namin, sana po ay mapagaling ninyo. Ipuin niyo po sila physically, mentally, financially. Sino man po ang mga nasa banig ng karamdaman, ibangon mo siya dahil kayo po ay capable. Ang mga kapatid na may kalungkutan, bigyan mo ng kaligayahan. Ang mga kapatiran na may mga sakit, karamdaman, problema, kabigatan, ipuin mo silang lahat. Maasa kami na kayo ay nakikinig sa amin. At hindi po kayo bulag na Diyos, hindi kayo pipitingi. Kayo ay personal God. So salamat po, and tonight samahan mo kami sa aming Bible preaching, Bible discussion. Bigyan mo kami ng mga fresh anointing at encounter sa inyong mga salita. Salamat po sa pangalan po. Amen. Okay po, at bago po tayo dumako sa ating Bible preaching, meron muna tayong pagbati sa mga kapatiran natin na kapiling po natin online. Sino-sino kaya ang mga kasama natin tonight sa ating fellowship, okay, in the spirit. Okay, so basahin po natin o tingnan po natin kung sino-sino po yung mga nandyan na po. So dito po muna ako sa YouTube channel natin, at ang atin pong unang babasahin na nauna pong bumate sa ating lahat, si Elder Eric. Okay, pangalawa po si ANCL. Pangatlo po si kapatid na Lily. Ikaapat po si Joy. Si Joy Larupay. Tapos po, ang sumunod po ay si kapatid na Santi Damian. At ang isa pa ho si Jane Barriata, bumabati. Pastor Albert kasama na rin natin. At maging si Yoyoy Acebes. Si Artem ay bumabati na rin sa ating lahat, mga kapatid. Si Kim Ray, kasama natin si Mami Joy Aquino. Nararamdaman ko ang kasayahan ni Mami Joy dahil sa pagkakapasa ni Danes na kanyang anak. Si Ruth Ann San Juan ng Canada ay kasama na rin natin tonight. So, yan lang muna. At sa Facebook Live natin ay sino kaya ang mga nauna dito. Unahin po natin ang batang-bata na si Nanay Luming o Sister Luming Constantine. Okay po, si Melinda Burines ang pangalawang bumabati sa inyong lahat. At maging si Lisa Protasio Izquierdo ay bumabati na rin sa ating lahat. Si kapatid na Francis Butlay ay kasama rin natin sa ere. Si Esa Valdivenia Funye ay bumabati sa inyong lahat. At si Francis Solo ay kasama na rin natin. Si Roxette Loveheart ay bumabati.
Meng Tolentino, kamusta ka na, kapatid? Si Catherine Valencia Domenico ay kasama na rin natin. Venus ng Lemery Batangas. Marites Sil ng San Pedro Laguna. Irene Paulino, medyo imported po ito, taga Canada. Bernadita Medina ng Kupang, Malati George ng TBC Southville, Marilu Nacorcash ng Bulinaw, Pangasinan. Raymond Lopena na masipag ng mag-walking ngayon. Sonia Guerra, magandang gabi ho. Heidi Constantino, may sakit pero parang walang sakit. Si ano po, si kapatid na Roxette Loveheart ay nagpadala po ng 100 stars. Salamat po sa Panginoon. At Victoria Valdefenia, magandang gabi ho. Nandyan po ba sa inyo ngayon sila Jewel at Eza at ang pamilya? Okay po, si Adora Agustin ay bumabati na rin sa atin, maging si Bong Biharin ay kasama na rin natin. Wow! Si Ruben Rivera Lariza, magaling po ito na ano nga ba ang gamit na instrumento ni kapatid. Okay po, paki-chat naman, nalimutan ko na. Trumpet ba? O violin. Michael Baldo, magandang gabi ho. Kumusta na kayo? Haydin Durowin, ikaw ba ay nasa Bicol? Ingatan ka ng Panginoon. At binabati ni Melinda, Sister Melinda, si Robeline, si Janelle, si Caroline Kalisaan. Magandang gabi ho, Sister Gloria Veluan. Okay po. Sabi ni Victoria Valdefenia, opo pastor, andito po sila Eza. So, kung tama ko, ang bahay po ninyo ay nasa San Pablo. Magandang gabi ko sa inyo. Okay, sabi ni Ruben Rivera Lariza ay Zax. Saxophone pala ang gamit niya. Tama, nagturo ito sa amin. Kamusta ka na, kapatid? Dalaw ka naman sa amin minsan. Si Jen Nidia La Madrid, bumabati din po siya sa atin. So hanggang dito lang po muna, ting mga pagbate. Okay. Mia, kaya mo bang ano, magpakita ng isang poster o ng isang ano? Meron lang akong isi-send sa'yo. Okay, meron akong ipapakita sa ating mga kapatid. Okay. Meron akong ipapakita sa ating mga kapatid. Kaya mo bang ipakita ito na? Ito po ay nakakatuwa. Tayo po ay, again, mga ngarap na ito po ay maabot natin. Ayan anak, kaya mong ipakita yan on the spot. Medyo nalimutan kong maibigay ito kay Mia. So yan po mga kapatid, pakisama naman sa prayer itong bagay na ito. Tayo po ay nangangarap para sa Panginoon, libre naman ang mangarap. Okay, ayan po. So, mga kapatiran, natapos na po tayo sa unang project natin. Ito nga po ang ating OPM studio. At noong una, pangarap lang ito. Pero ngayon, ito na, gabi-gabi ko na po siyang nagagamit para din naman ito sa inyo, para sa ating lahat, para sa mga kaluluwa na inaabot natin sa Panginoon. So, ikalawang project na atin pong ipinapanalangin at humihingi po kami ng tulong sa inyong lahat kahit magkano lang
para po magkaroon tayo ng church service vehicle. Okay, kasi po talagang marami pong mga gawain talagang kailangan po natin ng sasakyan. At ipag-pray nyo po na magamit kayo ng Panginoon para sa mga eternal purposes ng Panginoon. Hindi po tayo nagmamadali, pero magsisimula na po tayo unti-unti sa panibagong ragasa ng fundraising for the purpose of God and for the purpose of the church. So, ngayong gabi po, tayo ay dumako na po sa ating Bible study. At ngayong gabi ay tayo po ay nasa bahagi pa rin ito ng ating Holy Week Special. At ngayon po ay Thursday, tinatawag natin tong Monday, Thursday. At ang salitang Monday ay ang equivalent nito sa Latin ay mandatum. Ibig sabihin ay mandate. So sa panahon po ng Thursday night ay nagbigay si Lord ng mandate sa kanyang mga disciples. Alam niyo po, yung Thursday mula po Sunday, Palm Sunday hanggang Thursday, hindi na po siya lumayo sa Jerusalem. Yan na po siya nagpaikot-ikot. Kagabi po ay pinag-aralan natin yung lugar na kanya pong tinigilan ni Simon the Leper. Yan po ay sa Bethany. Po ay nandyan lang sa loob ng Jerusalem. Ngayon ay nandun pa rin siya, mga kapatid, dahil kung atin pong pagbubulay-bulayan, babalikan natin ang timeline. Ngayong gabi po, pinakahuling gabi. Okay po, dahil kinabukasan, Friday, siya nga po ay papatayin. Ganun po. So itong Thursday na to, bago siya patayin, ay nagbigay po siya ng mandate. Nga po yung mandatum sa Latin na salita. Ibig sabihin sa English ay mandate, utos. So, tayo po ay nasa John chapter 13 verses 1 to 17. Medyo mahaba po ito. Pero, basahin ko lang po ang verses 1 to 3. And then yung 4 to 17 ay i-recap ko na lang. So basahin ko po yung verse 1 to 3. Sabi dito, it was just before the Passover festival. So bago dumating ang Passover festival. Kasi ang Passover sa context na yan ay kinabukasan, Friday. So okay, so ngayong Thursday na to ay preparasyon. Actually, nung gabi na yon, nagsimula na po yung Passover. Okay. Passover feast. Hanggang Friday ng hapon. Bali, Thursday ng gabi hanggang Friday ng gabi. At ang sabi dito, Jesus knew that the hour had come for him to leave this world. Talagang malapit na siyang mamatay. And go to the Father. Having loved his own who were in the world, yun yung kanyang mga minamahal, mga disciples. He loved them to the end. The evening meal was in progress. Ito rin po yung tinatawag nating the last supper. The evening meal was in progress. So gabi na po talaga ito ng Thursday. Ito yung mandatum Thursday. And the devil had already prompted Judas. Naka-arrange na rin. Diablo kay Judas, son of Simon Iscariot, to betray Jesus. Jesus knew that the Father had put all things under his power
that he had come from God and was returning to God. So kung titignan niyo po yung binasa po natin sa verses 1 to 3, makikita niyo ang stability ng Panginoon. Bakit ko nasabing stability, katatagan? Dahil sa verses 4 to 17 ay may ginawa po siya na hindi niya dapat gawin. Dahil yun ay gawain ng pinakamababang uri ng tao noong panahon na yon. Ang paghuhugas ng paa ng mga tao na mas mababa pa kaysa sa kanya. Kaya ngayong gabi, mga kapatid, ay ibabahagi ko po sa inyo ang napakagandang topic. At minabuti ng Diyos na ito mapag-aralan natin para maipromote naman natin ang salitang servanthood is power. Kasi mga kapatid, meron tayong mga maling idea kung minsan na kapag ikaw ay nauutusan, ikaw ay mababang tao. Kapag ikaw ay may ginagawa maliliit na mga bagay, parang kahinaan. Ngayong gabi ay binabaligtad yan ng ating Panginoon. Alam nyo mga kapatid, servanthood is not a sign of weakness. Actually, it is power. Tingnan nyo sandali mga kapatid ang mga Bible verses muna. Bubuoyin ko muna yung concept ng servanthood. And then later ipapakita ko sa inyo yung sekreto ng servanthood. Pero gusto ko na munang ma-establish sa inyo sa Matthew 20:28 yung power ng servanthood. Ang sabi rito, just as the Son of Man did not come to be served, but to serve, give his life as a ransom for many. So naparito ang anak ng tao, Diyos. Hindi siya naparito para paglingkuran. Naparito siya para maglingkod. So ang paglilingkod ay hindi kahinaan. Ang paglilingkod ay lakas, puwersa. Hindi po siya weakness. Kapag ikaw ay naglilingkod, huwag mong isipin na yan ay sign of weakness. Para sa akin, yan ay sign ng power. Hayaan nyo na madagdagan ang ating knowledge as we contemplate on the word. Mark 10:43. Ang nakasulat po ay napakaganda. Mark 10:43. Not so with you. Instead, whoever wants to become great among you must be your servant. Kasi sinasabi niya sa Mark, mga kapatid, sa sanlibutan na to, iba ang pamantayan. Ang pamantayan ng mundo, palaging dapat number one ka, lagi kang nasa itaas. Mahirap yung nasa itaas kasi isa ng tendency kapag ikaw ay nasa itaas, yan ay ibaba ka ng Panginoon. So mga kapatid, kapag naging concept natin yung service, yung pagiging servant, sa Panginoon, power yan. Kasi ang sabi dito, tingnan nyo, ang sabi mismo ng ating Panginoon, whoever wants to become great, you must be your servant. Kung gusto mong maging dakila, ikaw ay maglingkod. So yung paglingkod, hindi pala siya weakness. Siya pala ay paraan, sistema, kapangyarihan para maging great. So tama yung pinag-uusapan natin na servanthood is power. Ang sabi ng Mark 9:35, sitting down, Jesus called the 12 and said, anyone who wants to be first must be the very last. So kung gusto natin na mauna, sabi ng Panginoon, be the servant of all.
So lumalabas talagang yung servanthood is power. Kasi yun ang route para maging, para i-promote ka ng Panginoon. So, hindi siya weakness. Hindi siya passive. In fact, that's the only way para tayo ay maging first. Kaya kung tayo po ay nauutusan, dati po, may nagsabi sa akin na dito sa church natin, usher tayo. Pero doon sa ating mga kumpanya, mga bossing-bossing tayo. Napakagandang observation. At yun ay hindi dapat ikahiya. Yun ay kalooban ng Panginoon. In fact, kapag ikaw ay talagang active na ginagawa mo yan, you are on the route of greatness, ang sabi ng Panginoon. Matthew 20:26, not so with you. Instead, whoever wants to become great among you must be your servant. Kaya pagka sa church natin, handa kang mautusan, handa kang mapaglinis ng CR, handa kang mautusan ni pastor na pumunta sa Mighty Mart, handa kang mag-drive sa pastor, okay? Nako, ibig sabihin, gusto mong maging great in the kingdom of God. Because that's the only way to become great. Kasi sa mundo nga, iba ang patakaran, pataasan, pagalingan, lahat na lang boss, wala nang servant, wala nang willing na sumunod o maging mag-serve sa lahat. Na ganito tayo. Na talagang meron tayong servant spirit. Ngayong gabi gusto kong sabihin sa inyong lahat mga kapatid na ang context ng ating binasa ay church. Church ito dahil nandyan ang kanyang 11 disciples. Actually, 12 pa. Nandiyan pa si Judas. Pero imaginary na lang yan. Dahil mawawala na rin naman talaga siya. So, Jesus is talking to the church, to the leaders of the church. Ba? So, parang ang ibig kong, ang nakikita ko dito mga kapatid, bakit ko nabuo yung servanthood is power? Dahil kapag ito'y naintindihan nating lahat bilang mga miyembro ng simbahan, napakaganda ang effect. Ano kaya kung ang lahat ng miyembro natin ay matataas? Wala nang maglilinis ng CR, wala nang maglilinis ng gate, wala nang magwawalis, wala nang magpupunas. Eh kung lahat tayo ay boss, ano pa mangyayari sa simbahan? Pero kung ang lahat pala ay talagang mapaglingkod, power yan. O kaya mangyayari sa isang simbahan na punong-puno ng mga tao na ang layunin ay maglingkod. Maglingkod, maglingkod. Ano ang maililingkod ko? Anong magagawa ko sa church? Hindi yung kung ano ang makukuha ko sa simbahan. Anong credit ang may bibigay sa akin. Kasi kapag gaganon, hindi tayo totoong Kristiyano. Baka politiko lang tayo. Baka panatiko lang tayo. Baka miyembro lang tayo. Pero wala sa atin ang tunay na Espiritu ng Diyos. Okay, ang team ko for tonight, pinamagatan ko po na servanthood is power. Know your true identity. Anak, bakit iba yan? Servanthood is power, know your true identity. So ngayong gabi, mga kapatid, ay nais kong pag-usapan natin itong napakahalagang topic na to. Kasi po, ito po ay masyadong malapit ito sa puso ko, itong topic na to. Dahil sekreto po ito ng church na ni-reveal ng ating Panginoon. At ito ay na-revealed ng Thursday night
bago siya namatay. Napakagandang habilin, napakagandang mandatum ang iniwan ng ating Panginoon. Bakit ko nasabing ito ay mandatum? Tingnan niyo po mga kapatid. Doon po sa may verse 13. Basahin ko lang yung verse 13 ha. You call me teacher and Lord, and rightly so, for that is what I am. Now that I, your Lord and teacher, have washed your feet, you also should wash one another's feet. I have set you an example that you should do as I have done for you. See? Utos talaga. Now that I, your Lord and teacher, have washed your feet, you also, utos, should wash one another's feet. I have set you an example that you should do as I have done for you. So, makikita natin mga kapatid na talagang ito ay utos ng ating Panginoon sa kanyang mga servants, sa kanyang 11 disciples. Yun nang isipin si Judas kasi mawawala na yan. Imaginary na lang yan. So mga kapatiran, ang theme ko po ay servanthood is power. Know your true identity. Ang tanong ko ngayong gabi is how did Jesus display the secret of servanthood? Paano ipinakita ni Lord ang sekreto ng kanyang servant spirit? Alam niyo mga kapatid, nakita ko sa verse 1, ganito po. Jesus knew that the hour had come for him to leave this world and go to the Father. Gusto kong bilugan nyo sa inyong Bible ang salitang knew. Jesus knew na dumating na ang kanyang oras. Dumating na ang kanyang oras at alam niya na siya'y pupunta na sa Ama. Sa verse 1. Pagdating sa verse 3, nakasulat din dito, Jesus knew that the Father had put all things under His power. Nandun na naman yung word na knew. Nirepeat na naman yung word na knew. Sa verse 1, Jesus knew that the hour had come for Him. Verse 3, Jesus knew that the Father had put all things under His power. So, alam ni Lord. Alam ni Lord na siya'y pupunta na sa Ama. Sa verse 3, mas mabigat. Jesus knew that the Father had put all things under His power. Alam niya na naibigay na ng Ama lahat ng pangyarihan sa kanyang balikat. At alam niya na siya'y nanggaling sa Ama. At alam niya na siya ay babalik din sa Ama. Alam niya yun. Kaya pagdating sa verse 4, walang kagatul-gatul, walang ka-insecure-insecurity. Bigla niyang kinuha ang kanyang, bigla niyang hinubad ang kanyang outer clothing at siya po ay nagbalabal ng kanyang towel sa kanyang waist, kanyang bewang, and after that, he poured water into a basin, naglagay ng tubig sa planggana, and began to wash his disciples' feet, drying them with the towel that was wrapped around him. So, hinugasan, tinuyo pa niya. Guys, gawain ito ng pinakamababang klase at uri ng tao nung panahon na yun, sa kanilang kultura. Katunayan, hindi matanggap-tanggap ni Pedro ang ginawa ng Panginoon. Pero ito pala mga kapatid, merong naisipakita ang Panginoong Hesus sa kanyang church dahil sila nga yung church eh na kailangan kung paano ko nagpakumbaba, kung paano ko ginawa at naging willing ako na gawin ang pinakamababang gawain ng tao sa balat ng lupa ay dapat ganyan din kayo. Ang church ay magiging matatag at magiging matibay kung lahat kayo ay nandoon sa diwa at espiritu ng pagiging lingkod. Dapat servant tayo. Servant attitude. Meron tayong servant spirit. Yun ang motivation natin.
yun ang nagtutulak sa atin, paglilingkod lang. Nagpipreach ako bilang isang uri ng paglilingkod. Umahayo kayo, paglilingkod mo yan. Nagbibigay ka sa church, paglilingkod mo yan. Naglilinis ka sa church, paglilingkod mo yan. Nag-a-usher ka, paglilingkod mo yan. Kumakanta ka, paglilingkod mo yan. Nagbibigay ka sa church, paglilingkod mo yan. Tumutulong ka sa OPM, isang uri yan ng paglilingkod. Ano kaya ang mangyayari sa simbahan natin kung tayong lahat ay dakot-dakot ng ganitong uri ng espiritu o pananaw o mindset? Magkaka-division ba ang church? Hindi po. Bakit nadidivide ang mga simbahan? May nagmamataas. May mga taong ayaw pasakop. May mga taong ayaw maging servant ng Panginoon. Gusto siya ang pinaglilingkuran. Kaya ang mga churches ay nadidivide. Mga kapatiran, napakaliwanag po. Pero ang tanong, ano ang sikreto ni Jesus Christ? Matindi ang tinuturo dito. Jesus knew. Meron siyang alam. Alam niya na tapos na ang kanyang oras. Alam niya na pupunta na siya sa Ama. Alam niya na lahat ng kapangyarihan ay nasa kanyang balikat. Kaya walang insecurity sa puso. Kaya niyang gawin ang pinakamababang gawain ng tao dahil ang kanyang identity ay hindi nakabatay sa kanyang ginagawa, kundi sa kanyang mindset, sa kanyang isip, sa kanyang knowledge. Kaya nga sabi natin, knowledge is power. Kung ano yung alam mo tungkol sa sarili mo sa harapan ng Panginoon, kahit kung alam mo na anak ka ng Diyos, kung alam mo na ikaw ay tagapagmana ng Diyos, kung alam mo na ikaw ay may Holy Spirit, kung alam mo na ang pangalan mo ay nakasulat sa aklat ng buhay, kahit na magwalis ka lang sa simbahan, yan ang trabaho mo. Hindi ka nai-insecure. Bakit? Meron kang knowledge. And knowledge is power. Kahit yung servanthood, hindi mo yan iniisip na weakness. In fact, baligtad ang isip mo. Ang maglingkod ay kapangyarihan. Dahil yun ang route patungo sa greatness. So, hindi pala ito pataasan, kundi pababaan. Hindi pala ito paunahan, kundi pahulihan. Iba talaga ang concept ng ating Panginoon. So ngayong gabi, mga kapatid, kung kayo po ay may mga insecurities, alam nyo, may mga tao na hindi makalabas kung hindi maganda ang damit. Bakit? Kasi iisipin daw ng mga tao, mahirap siya o kaya ay naghihirap na siya. Lagi nating iniisip ang iniisip ng tao sa atin. Hindi natin iniisip yung iniisip ng Diyos sa atin. Alam nyo, mga kapatid, kapag na-established mo ang iyong identity, power yan. Kahit na hindi ka na napapansin sa church, kahit na ikaw ay may mga naninira sa iyo, minamaliit ka, dinudusta ka, pinagtatawanan ka nila, inuulam ka nila, pinapaksiw ka nila, inaadobo ka nila. Wala, hindi yan tatalab sa isang tao na alam niya kung sino siya. Alam niya kung ano ang relasyon niya sa Panginoon. Alam niya ang kanyang mga provision. Alam niya ang kanyang identity. Meron siyang knowledge at yung knowledge is power. Kahit maglingkod lang siya, pwedeng hindi siya ma-recognize. Kaya may mga tao na gusto laging nare-recognize. Mga kapatid, sana huwag tayong importante, huwag tayong epal. Si Lord na lang ang tingnan po natin. Hindi na mahalaga kung sino tayo. Ang mahalaga ay kung sino si Lord sa buhay natin. Hindi tayo humihiram ng lakas ng loob sa mga papuri ng tao. Maganda nga yung palagi tayong pinipintasan at binababa ng tao dahil dyan mo masusukat kung sino ka. Kaya yung mga taong may mga insecurities, ang gusto nila talagang kapag sa upuan, nasa gitna sila. Eh, insecure sila eh. Yung mga
mga insecure na tao, gusto pinakamaganda yung damit nila. Tingnan niyo yung mga artista, pagandahan ng damit. Pa-istaran, pa-borlolo yan, pagandahan, pagalingan, pamahalan. Kasi doon sila kumukuha ng identity, ng lakas ng loob. Doon sila kumukuha ng kapangyarihan. Doon sa mga bagay na pansamantala. Samantalang sa Panginoon, iba ang usapan. Ang usapan sa Panginoon ay sino ka sa harapan ng Panginoon. Sabi nga dito, mga kapatid, kaliwa-liwanag. Kaya pala nagawa ni Jesus Christ yung gawin ang pinakamababang gawain dahil alam niya kung sino siya. Alam niyang galing siya sa Ama. Alam niyang babalik siya sa Ama. Alam niyang lahat ng kapangyarihan ay nasa Kanya. Kaya kahit magwalis lang siya, wala siyang insecurity. Walang daga, walang kabog. Matino siya. Hindi niya kinakailangan na ang kanyang upuan ay nasa gitna. Wala siyang mga tarjeta dito na PhD, mga kung ano-anong nakalagay, Doctor of Ministry, PLDT, hindi yon, hindi dun sila kumukuha ng lakas. Kaya ngayong gabi, mga kapatid, sabi ko dito, true knowledge from God about yourself is power. Knowing who you are really are cannot make you insecure. Knowing who you really are cannot make you insecure. Kapag kilala mo yung sarili mo, hindi ka mai-insecure. Kahit na anong down pa sa'yo ng tao pa at pinagtatawanan ka, hindi ka naniniwala sa kanila. Naniniwala ka sa pinaniniwalaan ng isip mo na ikaw ay pinili ng Diyos before the foundation of the world. Na ikaw ay more than conqueror. Na ikaw ay overcomer. That you are a child of God. God elected you. God selected you. God gifted you. Nakasulat ang pangalan mo sa aklat ng buhay. God redeemed you. God forgave you. God loves you. See, kung ang lahat ng ito ay malusog sa isip mo, wala kang dapat patunayan. Hindi ka yung tao na pag may naninira sa iyo, paliwanag ka dito, paliwanag ka doon, paliwanag ka dito, paliwanag ka doon. Ang dami mong pinapaliwanag. Lahat ng tao gusto mong kontrahin sa kanilang sinasabi laban sa iyo. No way! Hindi dapat ganun. Kasi the more na nagsasalita tayo at the more na nagpapaliwanag tayo kung ano ang ating mga katwiran, lalo mong pinapakita na basag ang pula mo. Basag ang iyong security. Basag ang iyong katayuan sa Panginoon. Tingnan niyo si Jesus Christ, mga kapatid, dinusta. Nagpaliwanag ba siya? Alam niyo, mga kapatid, dahil ngayon ay Monday, Thursday. At bukas ay, yun na nga, Good Friday. Ngayong hapon na to, I was so touched by the Lord talaga. Kasi binasa ko po yung from John chapter 13 hanggang John chapter 20. Hanggang doon sa kanyang resurrection in one sitting. Talaga pong ano, nalungkot po ako sa sarili ko. Talagang sabi ko, ang layo-layo pa ng paglilingkod ko sa Panginoon. Kasi si Lord talaga, yung chapter 13 hanggang chapter 20, nakita ko talaga ang galaw ng Panginoon. So, napaka nakakahiya kay Lord. Ito lang yung paglilingkod na ginagawa ko. Si Lord, talaga may dugo. Siya po ay sinampal. Lagi ko nakikita, slapped. Sinampal siya. Ako, hindi pa ako nasasampal. Ay, siguro, pag nasampal na tayo, uwian na, siguro ayaw na natin. Siguro, ako. Kaya kapag may mga tao na hindi ka man sinasampal, pero sinasampal ka sa pamagitan ng mga paninira sa'yo, minamaliit ka, dinudusta ka, pinagtatawanan ka, okay lang yan. Okay lang yan. Wala kang dapat ipaliwanag kasi you know yourself. You are not insecure guy. Because you know you're standing before God. Your knowledge about yourself given to you by God is power.
At yan ang gustong alisin ng Diablo sa atin. Ang gusto ng Diablo, isipin natin, we are weak, we are nothing. Okay? At tayo ay kung ano-ano pa na mga pagsira sa atin. So mga kapatid, in my summary, I said, thus this passage shows that Jesus had no problem with lowly tasks because he knew himself. So sa church natin, sana huwag kayong malulungkot kapag ganito lang yung binigay sa akin task. Wala po yan sa liit o laki. Basta't lahat ng ginagawa mo ay para kay Jesus, para kay Jesus, para sa Panginoon, hindi mahalaga kilala mo ang Lord, kilala mo yung sarili mo at yung relasyon mo sa Panginoon. Ang aking po mga propositions ay ganito. Number one po, imitate the servant spirit of the Lord Jesus Christ. Tularan natin siya. In fact, inutusan niya tayo. Ang sabi pa nga niya, mga kapatid, you call me teacher and Lord sa verse 13. And rightly so, for that is what I am. Now that I, your Lord and teacher, have washed your feet, you should also wash one another's feet. Kaya po, nauuso sa simbahan yung mga tinatawag na foot washing. Nung araw, siguro mga, nung mga 10 years old pa lang ako sa Panginoon, 7, 5 years old, 5, 7, 10 years old. 10 years pa lang ako nun. Talagang usong-uso yung foot washing. Pero ngayon, hindi na po. Actually, hindi naman tayo inutusan ng Panginoon. Kung titignan po natin dito, wala namang utos na mag-foot washing tayo. Ang gusto lang ng Panginoon, yung idea na tayo ay maglingkod sa bawat isa. Sakop tayo ng paglilingkuran. Ang ganda kaya nung pagdating mo sa church, ano kaya magagawa ko sa kapatid na to? Ano kaya magagawa ko sa church? Ano kaya magagawa ko sa couple na to? Ano kaya may paglilingkod ko sa church? Ano kaya may paglilingkod ko sa children? Ano kaya may paglilingkod ko sa music ministry? Kapag ka ganito ang mindset ng mga miyembro, nako, you are a gem of the church. Eh what if kung may 10 tayong ganyan ang mindset? Meron tayong 15 o 20 o 30 na ganyan ang mindset sa simbahan. Yung pagdating ay, ano ba ang pwede kong may paglingkod? Ano ang pwede kong maitulong, maiambag? Ano ba pwede kong magawa? Kung ganyan ang kaisipan ng mga miyembro ng simbahan tulad ng utos sa atin ng Panginoon, eh talaga pong walang saysay. Alam nyo, marami ako nakita, no? Sa tagal-tagal ko na rin sa ministry, mga kapatid, yung foot washing, pinaperform nila. Pero pagkatapos ng foot washing, nagsisiraan ulit. Nagsisiraan, hindi nga nagpapansinan eh. Yung nga, minsan eh, merong foot washing, napatapat yung magpo-foot wash, napatapat dun sa kanyang kinaiinisan. Hindi wala ring silbi. Ginawa niya lang yung foot washing sa mata ng tao, pero pagkatapos nun, ako, maraming sinasabi. Paano kaya kung ang church natin ay hindi nga tayo nagpo-foot washing na aktwal, pero andun sa atin yung servant spirit, kagaya ni Jesus. Meron tayong servanthood na talagang tayo ay associated sa mga tao na merong servant spirit. Hindi yung angel na si boss. Ah, bossing yan. Utos yan dito, utos doon. Pero po ako nakilala ang miyembro na ang tawag niya sa kanyang pastor, bossing. Alam niyo kung bakit? Talaga daw yung pastor na yon ay puro delegate. Lahat delegate. Magandang delegation. Kaya lang, matapos niya mag-delegate kasi, sabi sa ako ng member, nasa SM, lagi nasa SM, delegate ng delegate para makaano siya. Kaya yung church niya hindi lumalago. Alam niyo, may factor din sa growth ng church ang sigasig ng pastor. May factor yan, mga kapatid. May bearing po yan. Kaya sana po tayo ay mag-serve. So, yun ang una kong proposition. Number one, imitate the servant spirit of the Lord Jesus Christ. Number two, never think that servanthood is a form of weakness. Consider it as power. So, kung sino sa inyo ang naniniwala ngayon sa aral na ito,
na ang servanthood ay isang power. It's about time to serve. Tingnan nyo mga kapatid, pag may mga anak kayo na hindi mapaglingkod, laging naka cellphone, laging nasa TV, laging nasa Netflix, laging mobile games, ay nako, maiinis kayo. Tapos syempre, kapag constant na ginagawa niya, nadidevelop yan sa kanya. Kaya yung bata na yan, pag pumunta yan sa ibang bahay, nakakahiya. At hindi siya kagigiliwan doon. Kasi pag kumakain, iwanan lang yung plato. Bago kakain na, hindi naman tumutulong, naglilinis, o naghuhugas, o nagsasaing. Pero pag ang bata ay maservisyo, naku, mamahalin yan. Kahit saan yan makarating, baka nga pag-agawan pa yan eh. Kahit sa mga miyembro natin, kagaya, example lang, Sister Adora. Yung Sister Adora, napakasipag talaga. Ako naniniwala, kahit sa ang simbahan niyan pumunta, mamahalin niyan. Ang dami namin ganyan sa simbahan. Yan sila, Nanay Estela. Kahit saan magpunta ang simbahan niyan, mamahalin. Yan sila, basta mga kapatid, ang dami-dami. Hindi ko na imi-mention, pero yung mga kasama namin dyan na mga kababaihan, wala ka talagang itataboy. Lahat sila matatawag mong gem. Noong araw, marami kong mga pasaway. Pero ngayon, by God's grace, na-purify ang CBC. Kaya salamat sa Panginoon. Number 3, our church should develop this attitude to experience growth and good relationship. Talaga po, ang simbahan natin, national churches natin, mga pastor, sana ma-develop ito ng church niyo. Gawa kayo ng mga program o turo para ma-develop yung pagiging mapaglingkod. Kapag ang church ay mapaglingkod, yung membro mo, halimbawa, 20. Tapos mapaglingkod lahat yan, mabilis kayong lalago. Kesa naman sa may 100 nga kayo, puro bossing naman. Isa lang yung naglilingkod. Aba, patay yung isa na yon. Kasi isa, ang ratio is 1:999. Or 1:99, nako, patay yun. Isa lang yung naglilingkod. Lahat ay bossing, lahat ay dakadikwatro, lahat nagkakape, kwentuhan ng kwentuhan. Ang CR naman ay madumi. Wala nag-evangelize, wala nag-visitation, puro bossing, ay mahirap po yan. At sabi nga dito, good relationship. Talaga po, ang sarap ng relasyon kapag ka, bro, ako na gagawa niyan, hindi ako na. O yung isa naman, tulungan ko kayo. O ano ba ang kulang dyan? Ano bang mayaambag ko? Naku mga kapatid, ang sarap sa church na ganyan. Kaya sana po ay tularan natin ito. Tama po ang turo ng ating Panginoon sa kanyang mga disciples. Kung paano ko naglingkod sa inyo, gawin nyo rin. Huwag nyo na isipin ang inyong title, kung sino kayo. In fact, dito nga sa passage na to, hindi matanggap-tanggap ni Peter yung gagawin ng Panginoon. Sabi niya, pag hindi mo to tinanggap, wala kang bahagi sa akin. Hindi kita ka-espiritu. After this, malalaman mo why. Yun na nga mga kapatid. Pagdating sa dulo, sabi niya, kung paanong ginawa ko to, gawin niyo to sa bawat sa. Hindi niya sinasabing mag-foot washing, kundi ang sinasabi doon mga kapatid, ay gawin niyo ang ugali na ito. Kung paano ko tong ginawa. Dapat yung ugali ng servanthood ay makita sa inyo. The last but not the least, confront your insecurities. Heal it by establishing your spiritual identity in Christ. Confront your insecurity. Bakit ka insecure? Meron kang hindi alam. Or, hindi established sa iyo kung sino ka sa harapan ng Panginoon. Pero kung ngayong gabi, babalikan mo kung sino ka kay Lord. Established na established. Lagi mong ninanarate na ikaw ay anak ng Diyos. Lagi mong sinasabi na ang pangalan mo ay nakasulat na sa aklat ng buhay. Lagi mong sinisigaw, ninanarate. At kinocontemplate na ikaw ay pinili ng Panginoon before the creation of the world. Pag yan ay talagang kumapit sa puso mo, wala nang maliit na trabaho para sa iyo. Kahit maliit, hindi ka na i-insecure.
kahit hindi ka napapansin ni pastor, kahit hindi ka nakakamayan ng pastor, walang problema sa iyo dahil ang security mo ay nasa Panginoon. Manalangin po tayo. Panginoon, salamat po sa gabing ito, sa inyong habag at biyaya. Salamat po sapagkat ngayong Huwebes Santo na ito ay nabigyan niyo pa rin ako ng opportunity na maipangaral ang inyong mga salita. Salamat din po at maraming nakapakinig ng inyong mga katotohanan at sana po ay mapatawad yung bawat isa sa kanilang mga maling pananaw sa buhay. Patawad po kung kami po ay nalalayo sa inyo at malayo kami sa inyong kalooban. Lasan niyo po ang bawat isa sa amin. Panginoon, nanunumbali kami sa inyong pamantayan. Kung malaking tulong ito sa churches namin, kung ito'y magagawa ng aming mga kapatid. Salamat po sa mandatum Thursday. Salamat po sa passage nito na nangyari bahagi ng Holy Week. Napakadakila mo, Panginoon. Bago ka umalis, talagang iniwan mo sa amin ang sekreto. Salamat po sa inyong kapurihan at kapasalamatan. Salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen at amen. So mga kapatid, dyan po nagtatapos ang ating another Bible preaching. At bago po tayo mag-iwahiwalay, gusto ko lamang batiin yung mga hindi po nabati kanina, kagaya po ni Joe Calicdan, late greeters natin po, Delia Lupena, magandang gabi ho, Beth Manligas, Panganiban, Elder Jim Sagaral, Leia Espada, Gustilo, Jennifer Suwiko, Laluna Pasco, magandang gabi sa iyo kapatid. Si Pastor Steve Vergara ay kasama rin natin. Annabel Batiao Kaali, magandang gabi po. Elchi Bulambao, Chrisline San Juan, Rosalie Mercado Perez, magandang gabi. Lisel Campo, Pastor Jay. Si anak na Jack ay kasama rin natin. Salamat sa inyong patuloy na pagtangkilik sa ating gawain. At dito po sa YouTube channel ko naman ay meron pa rin mga late creators natin. Like Lance Valdez, sabi niya ito, pakibati po si Jared na nakikinig po ngayon. Hello Jared, alam ko na hindi na sayang yung pakikinig mo. Crispin San Juan Jr., magandang gabi po. Yan. Sa San Juan family. Linda San Juan, of course, bumabati din. Emily Carmelina, Daisy Bertolano, Jilindi Guzman, Pastora Phoebe, yan David Izquierdo. Hanggang dito na lang po si Pastor Jim. At kung kayo po'y pinagpala, gawa po kayo ng reflection. Patuloy niyo pong suportahan ang ating gawain. Kanina po ay pinakita ko sa inyo yung bago nating project. Kung meron po kayong mga blessing at nabibless naman kayo sa ating OPM, huwag kayong mahiyang mag-reciprocate. Ganun lang talaga ang buhay. Hindi pwedeng take lang tayo ng take. Dapat tayo ay give and take ating paradigm. Tutulong dahil may tumutulong sa atin. Actually, sa totoo lang, kapag tumutulong tayo sa gawain ng Panginoon, nag-i-invite ka ng mas maraming blessing. Kasi po, pag tayo po tumutulong, nagtatanim tayo ng maganda. Siyempre, mag-aani tayo ng maganda. Hindi naman pwedeng, hindi yan mapapansin ng ating Panginoon. Alam niyo po, sobrang laki ng pasasalamat ko sa lahat ng tumulong sa pagkakagawa po ng ating OPM. Kasi, eto na yung nabuo na yung opisina ko, may OPM, mga libro ko. Talaga, dito ako nagpipray, dito ako nag-aaral, nagbabasa, nagpaplano ng mga banal na plano. Kaya lahat ng tumulong sa akin dito po sa OPM studio na to, salamat ng maraming. Lain kayo ng Diyos. Habang buhay na kayong bahagi aking Bible preaching. Hanggang dito na lang po si Pastor Jim. Good night. God bless. Maranatha and Shalom.